ngayon magluluto na naman tayo. Ayan, nakikita nyo, puro berde. So, ano nga luluto natin? Ang lulutuin natin ngayon ay sinigang na baboy a la espera. Diba? Yan. So, yan, nakikita mo, bes, puro green. Ako, galing lang yan dun sa aming mga taniman, yung iba. Diba? Oh, sayang naman. Itatapon mo lang. So, ang maganda dito, so, naisipan ko, sayang naman, bumili lang ako ng gabe, ng okra, pero yung ibang mga dahon-dahon yung galing yung sa halamanan namin, o, di pwede na ngayon sinigang. So, magluluto tayo ngayon ng sinigang na baboy a la espera. Ngayon, i-prepare natin itong mga sangkap natin. So, ngayon, hinihiwa ko ngayon itong labanos. Yan, ang sarap ng labanos. Yan, di ba? Kitang-kita yung malutong. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo na hinihiwa yung iba-ibang mga sangkap. So, dito, bes, ang gagamitin ko sa version ko kasi, ang ginagamit ko ay nor sinigang sa sampalok mix gabe. Yan. So, gabe. So, para makita natin mamaya yung version ni Ala Espera, ang sabaw, lasang gabe. Okay? Yan. So, papakita natin yan mamaya. Okay, yan. So, hinihiwa na natin ito ngayon, yung labanos. So, bes, ito ang mga gulay ha. Galing lang yan dyan sa aming mga tanim. Ganito kasi sa, ano, probinsya. Dito sa Bulacan, di ba? Sa Bulacan kasi ganun eh. Pag masipag ka, yan. Marunong ka magtanim. Yan, yung mga dahon-dahon, yun naman dahon ng labanos. Eh, yung puno ng labanos, napakadali lang naman yan eh. Diba? Napakadali lang. Pag may puno ka na, so tuloy-tuloy lang siya. Okay? So, ngayon yan. So, ito naman yung aking, ano, palong. So, nakikita nyo ba, bes? So, ganyan lang yung aking version ng paghahati ng talong. So, ito, konti lang yung lulutuin ko kasi wala naman akong kasama, bali tatlo lang naman kami ngayon dito sa bahay, so konti lang. Okay? Yan. So, nakikita nyo na, bes, diba? Ayan, yung mga madadali, yan, napakita natin. Ayan. Itong okra, ayan, binili yan sa market. Kasi yung tinanim namin dyan sa paso, hindi pa tumutubo. Hindi pa namumunga. So, hindi pa siya, wala pang makukuha. Ayan, medyo may magulang, ano. So, dito, bes, pag halimbawa, magulang yung gulay mo, like yung okra, so, huwag mo itatapon. Ang gagawin mo lang, hatiin mo lang siya sa gitna. Diba? Diba, may mga magulang ka na gulay. Gagawin lang natin ang paraan yan. So, ngayon, hatiin mo lang siya sa gitna. Tapos, siwain mo siya. Yan. O, diba, hindi mo natapon. Hindi mo siya natapon, pero at the same time, nagamit mo pa siya. Kasi, pagka maliit na siya, kahit magulang siya, kaya niyang lumambot. O, diba? Palalambutin mo lang siya. Pwede mo na siya ngayong kainin. Okay? Yan. So, yan o. Oh. Napakalutong yan na sa sobrang gulang. Pwede ko na siyang pagmanuhan, bes. Oo, pwede ko na siyang pagmanuhan. Diba? Yan. So, ngayon, bes. Ayan. So, nakikita nyo na yung pagkakat ngayon. So, kailangan meron ka ritong basurahan para hindi masyadong madumi. Ganyan sa pagluluto. Kailangan nakaprepare ka. Prepare all the ingredients. Tapos, kailangan yung ano mo hindi madumi. So, bes, ito, maya-maya ng konti, ibababad ko uli ito sa tubig, kapareho nung nakaraan. Tapos, lalagyan ko rin siya ng asin. Yan. A few minutes, di ba? Please, ilang minuto. Yan, lalo na yung mga green. Para lumabas yung kanyang mga dumi. Siyempre, hindi mo rin alam kung saan yung galing. Ito naman, galing, kahit galing yan sa puno, siyempre, may mga insekto at meron ding mga alikabok. Okay? Yan. So, yan. Meron akong basurahan doon sa lababo para hindi siya masyadong madumi sa paligid. Siyempre, pag maayos ang paligid, masarap magluto. Okay? So, bes, mamaya. So, ayusin lang muna natin yung iba. Okay, bes? Bes, to nahiwa na natin yung pinaka-main ingredients niya. Ayan. So, habang maghihiwa ako ng mga green leafy vegetables natin, so, nagpakulo na ako ng, ano, ng tubig. Yan. So, ngayon, ilalagay ko na ito. Yan. Para hindi aksayado naman sa oras. Ano, bes? Tapos ngayon, bes, itong gabi, isasama ko na rin. Yan.
Kasi pag lumambot, kukuhanin natin siya. Okay? Yan. Yes, ito yung pork natin, ha? Bali, half kilo to. Yan. Any kind of pork pwede, kahit ano. So, ito kasi ayoko na masyadong mataba. So, gusto ko pigi. Ayan. So, yan, hinugasan ko siya. And then, nilagyan ko siya ng konting asin. Ayan. So, bakit may asin? Unang-una, para may lasa, pumasok yung lasa. At saka, to clear na rin yung lansa ng baboy. At saka, to clear na rin kung ano yung merong sa baboy natin. Ano? Pero, ito ay huhugasan ko. Okay. Bago ilagay, huhugasan ko siya. Okay, bes? Yes, ayan. So, ito na yan. Kulong-kulo na. So, tingnan na natin ngayon yung gabi. Kung malambot na, ano. Nako, hindi pa ganong malambot, bes. Ayan. Pero kahit hindi pa siya ganong malambot, ilalagay na natin ngayon itong baboy. Ayan. So, ayan. Lagay na natin yung baboy natin. Ano, bes? Ayan, binanlawan ko na yan. Ayan. Ayan. So, still lalambot na yan. Kailangan kasi maluto na rin yung baboy natin. Okay, takpan muna natin. Bes, ayan. Nako, kulong-kulo na, bes. So, tingnan na natin, bes. Kinuha ko na kanina yung gabi. Okay? So, medyo malambot na rin yung baboy. Okay? So, ito yung ginawa ko sa gabi, bes. Yan. Sabi ko nga sa inyo, sinigang ala espera. Yan. So, magiging lasang gabi siya. So, gagawin ko, yung dinurog na gabi, ayan. So, nagdurog din ako ng yung kamatis. Yan. Para meron siyang ano, yung sariling taste ng kamatis para may konti ng asim. Okay? So, ngayon, ipupour ko siya ngayon dito, bes. Yan. Ipupour ko siya ngayon. Yan. Para lalapot siya. Tapos, mamaya, bes, lasa siyang gabi. So, sinigang siya pero maglalasa siyang gabi. So, meron siyang soup taste ng gabi. Okay? So, yan. So, mabilis na lang yan, bes. Ilang kulo na lang yan. Tsaka, tingnan mo, bes, oh, yung kulay niya. O, oh, diba? Nagputi siya. So, yan yung, ano, sinigang ala espera. Okay? Ayan. So, lagay na natin itong sili. Hindi naman natin siya pipisain. Kasi masarap talaga yung may sili sa ganyan. Yan. Tapos, ngayon, ilagay na natin itong labanos o yung radish natin para magsabay na silang lumambot. At yung ano, so hindi ako gumamit ng kangkong, ang ginamit ko, bes, ay talbos. So hinihiwalay ko talaga yung ano, yung pinaka-stem niya kasi sa dahon, kasi ito medyo matigas. Okay. So isama na natin siya dito para sabay na rin siya lumambot. Okay? Yan, okay. So, maya-maya ng konti, pag medyo malambot na sila, so, ilalagay naman natin yung okra para hindi naman masyadong maghulas yung okra. Okay? So, now, bes, takpan natin uli. Antayin natin kumulo. Okay? So, bes, ayan, medyo malambot na. Lagyan na natin itong ano. Yan, yung ating nor sinigang sampalok mix. Yan. Pero, dahan-dahan lang. Kailangan kontrolado mo lang siya. So, huwag masyadong madami. Okay? Kasi pwede mo pa naman siyang tikman mamaya. Tapos, yung aking soup to taste lang, bes, ito ay yung ating patis. Yan. 2 tablespoon of patis. Okay. O, fish sauce. Yan. Tapos, ngayon, bes, haluin natin. So, syempre, dito, bes, titikman mo siya. Yan. Yan. Titikman natin siya. Kasi, tingnan mo, bes, oh, ang ganda ng kulay ng sabaw. Yan. So, kung gusto mo medyo malapot-lapot, mas marami pa na, ano, na, ang tawag dito, ng gabi. Ayan. So, yan. Tikman natin, bes. Tikman natin yung sabaw niya, kung maasim na. Okay? Mainit, eh. Ayan. So, ngayon, nakita ko, bes, parang kulang pa siya sa patis. Ayan. Dinagdagan ko pa siya ng another 1 tablespoon of patis or fish oil. Yan. So, another 1 tablespoon of fish sauce. Yan. Tapos, ngayon, bes, lalagay ko na itong okra natin. Yan. So, palambutin natin ng konti. Yan. Ako, napakasarap nito. Sarap. Kasi ang gusto natin, huwag masyadong malabog yung mga gulay. Kaya hindi natin pinagsasabay-sabay. Nakita mo, bes, ang lapot nung sabaw, oh. Yan. Dahil yan dun sa gabi.
Oh, di ba? Sarap, ang bango-bango. Bes, oh, kulong-kulo na siya. Nako, ang sarap. Yan. So ngayon, bes. Tama-tama na lasa nito. So, yan, tingnan mo, oh, birding-birding pa rin yung okra. At yung ano, yan, yung labanos medyo half done lang. Yan. So, syempre, teka muna. So, tikman natin ng konti para dito sa ating last taste natin. Okay. Kasi, di ba, dinagdagan ko uli ng patis. So, wala naman ako idinagdag, bes. Patis lang. Ayun. So, bes, kulang pa siya ng konti ng paasim. So, yan, yan. Di ba, unti-unti lang. Kasi, pag nasobrahan ka kasi, hindi mo na siya mahahabol. Yan. Medyo dagdagan natin ng konti kasi mamaya, paglabas ng gulay, eh, tatabang na naman yan. Okay? Yan, tapos, konting patis lang ulit. Tapos, ilagay na natin itong talong. Yan. Nako, ang sarap. Halos ang sahog, bes, ay bahay kubo na. Kung meron lang ako nakitang sigarilyas, bumili na rin ako. Wala eh. Para bahay kubo ang dating ng ating sinigang. Sinigang ala espera. So, bes, yan. So, medium fire na tayo. Yan. So, palambutin na lang natin ng konti lang yung ating talong, di ba? Tapos niya, ilalagay na natin yung mga green leafy. So, bilang lang tayo. 1 to 5, paglagay natin. Tapos na. Okay, bes? Bes, ayan, buksan natin uli. Sumusubo na uli yung apoy. Ayan. Ay, sorry, sorry. Hindi pala apoy. Yung sabaw, sumusubo na. Ayan. So, ngayon, bes, yan. So, okay na rin yung talbos. Yan. So, greeny pa rin siya. Yan. So, ngayon, bes, napaka-healthy talaga nito. Kasi, yan, sa bawat luto ko, merong malunggay. Yan. Di ba healthy? Ito, pinagsama ko na yung malunggay at saka yung dahon ng sili. Sabi ko nga sa inyo, bes, ang sinigang ko ay ala espera. Yan. Bakit? Kasi ang motibo ko rito, bes, yung mga bata, matutong kumain ng gulay. Yan. Para, tsaka yung mga parents, makakapagluto sila nang hindi nila iisipin ano-ano ba yung mga gulay. Kasi dito sa probinsya, ganyan lang naman, bes, eh. Yan. Mayroon kang gulay, mayroon kang tanim, so pwede mo nang iluto. Minsan nga, nilalaga lang, eh. Nilalaga lang. Tapos, kasama lang nung bagoong na isda, pwede na, di ba? So, bes, ayan, napaka-healthy na niyan. Ako. So, yan. So, pakuluan lang natin, bes. So, bilang lang tayo ng 5. Then, jaran! Tiki Man Blues na! So, bes, tiki man time na tayo dito sa ating sinigang ala espera. Diba? Ayan, bes. Ayan na, nako. Kinuha na yung baboy. Kinuha na yung gulay. Ayan. Ayan na, diba? Ayan, bes. So, tikman natin. Tikman natin, bes. Ayan. Ako, ang lambot lang ng baboy, oh. Diba? Tama lang may konting asim. Pag nilagay sa kanin, so, tamang-tama lang. Ngayon, yung alat, tamang-tama. Naku, ang sarap, bes. Tamang-tama lang yung alat. Ayan. Ay, naku. Teka. Lunguya muna ako. So, bes, salamat sa mga viewers ko, sa mga nanonood sa akin. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe lang po kayo. And click, Bisaya na naman. Click the button, bell, para ma-notify kayo sa mga video ko pa na parating. Marami pa tayong parating, marami pa tayong pag-uusapan. So, please subscribe, like, and share. Thank you, bes! Bye-bye!